Dito ba mayroong mga may sakit na cancer? Isa, dalawa, tatlo. Parang hindi naman ah. Parang masasaya sila. Parang ako ano siya? Yes. Parang ang buhay na bukas pa. Huwag kayong mag-alala. Ang sakit na cancer, to be honest, ay hindi nakamamatay. Oh, ayan ha, nanggaling na kay Doc. Hindi nakamamatay yan. Ang kung lalaban ka. Yun ang ibig sabihin niya. Ang sakit na cancer po, ang usual na kinamamatay niyan, pag nasobrahan kayo sa pamatay ng cancer, nagkakaroon ng komplikasyon. So wala kayong maririnig or mababasa na death cert na nakasulat due to cancer ang cause of death. Wala. Complication. Dahil sa sobrang lason na in-input para patayin sana ang cancer cells. Parang ayaw niyo naman yung wala. Mga damo na lang. Kayong mga damo. Hindi sila natuwa. Oh, sino may cancer? Yan, yan. Okay. Kuya, ilang taon? Ako ito pala, hindi talaga ako sila. Nainit ang bunbunan ko. Kwapo mo dyan. Hindi, yung mga kuko. Ay, okay. Yung mga kuto. Ilang taon na si tatay? 83. Anong case niya? May mass delivery niya. Was diagnosed with mass and delivered. The liver is functioning well. It's just they want to shrink the mass, so it's not delivered. Alright, pero it wasn't biopsied yet. Hindi pa ako na biopsied. It was biopsied. And so hindi siya mass? They said it's the mass was biopsied. And the result is? It's malignant. But so it is a hepatocellular carcinoma. Yeah, they didn't rule if it's stage 1 stage 2. Yeah, wala hong stage hanggat hindi na o-operahan. Okay. Cancer 101. Hindi matatawag na cancer pag hindi ka pumayag na biopsy, na babiopsy. Kasi sa biopsy, i-consider if it is benign or malignant. Pagkatapos ng biopsy, okay, malignant, walang stage. Not unless papayag ka na surgically remove the buhol at bibilangin kung may active or positive sa mga lymph nodes na nakuha. So walang staging. Ulitin ko, pag hindi na biopsy, hindi cancer. Pag binayopsy, may result, cancer. Pero walang stage kung walang operation. Pero kung may makikitang kumalat sa ibang organs, nakalagay doon, most likely to consider, probably, metastasis. Ibig sabihin nun, pwedeng kumalat. Pag kumalat, stage 4. Malinaw? So, walang stage kasi wala pang surgical procedure. Malinaw? So, walang stage. Okay. And ano ang recommendation ng ospital? Gimo? Hindi, okay lang mo. Naintindihan ko yung English. Nagjo-joke lang mo. They don't want to do the surgery because of his age and because my... Correct! And he has a renal disease. Stage 4. But it's not dialysis. Congratulations, Tay. Ayaw mo ng dialysis? Yung totoo, ayaw mo? Ayaw. Dahil matapang siya. Yung decision niyang ayaw niya, gumagana, kipi niya. Ganun yun. Pero kung ikaw ay nana, dali nyo na ako sa ospital. Saksakan nyo na ako na kung ano-ano mo niyan. Mamaya, ipaliwanag ko may kasi. Sige sir, tulungan po kita. Kasi hindi na ho talaga siya pwede for chemo. Yes. Neither radiation because of his age. Baka lalo lang siya manghina. 83. Pero you can still walk, kuya? Walang edema, walang manas? Sometimes. Babawasan kasi natin yung water intake because of the kidney problem, right? So your case is BPKD, bilateral parenchymal kidney disease. It is not yet a chronic kidney disease. But the thing is, it's doing the oral chemo. Since August, September. And that's the one that's damaging more, the kidney. Yeah, that's why he doesn't want to do it. He's just getting sick every time. Yeah, sige. Sir, I will do something about it. I'll give you a substitute for that. Is it okay? Okay. 83, no? It will not be a oral chemo. It is a nasal chemo. Dito dada. Yun din yun eh. Pinataka mo lang sa ilong. Pero 83, mukhang hindi 83. Oo, parang 82. Oo. Kailan mo kayo dumating? Saturday. Sabi, ang tita, hindi din natin. Ano siya yung kape? Hindi. Oo nga, okay. Sino pa ako? May cancer. Alamin ko lang yung mga case. Cancer, ma'am? Cervical. Cervical. Bleeding, hindi. Stage?
free. Okay. Pero yung aura mo, mabilis gagawin. Oo, oh, parang stateside. Oh. Next, sino ba? Kuya. Okay, mother. Ano, sino mother? Ano ba ito? Madre? Ang nanay mo? Ang nanay mo? Ah, nanay. Stage 2. Kaso nagkakaroon ng baga, plural effusion. Plural effusion. Okay, sige po. Next, ma. Breast cancer po. Stage. Wala po. Naulit lang yung history. Naulit ang history. Geography ba yan? History? Naumpirahan na po ng mag-almost 2 years. Aha. Malignancy. Aha. And then, the biopsy is not active cancer po siya. Okay. But then, noong December, na mammogram ako, meron pong lumitaw na 3 millimeter and 7 millimeter of lesion. So, lesion. Sa MRI po, may mga ispat-ispat. So, may stage na po ng operation ng April. Gusto po tagalin lahat ulit yung breast. Alright. Praise be to God. Linawin lang natin, when you hear on red the word lesion, peklat yun. Anong rason para tanggalin mo yung peklat? Eh, di lalo magsusugat yan. Kung may peklat ako rito, huwag ko nang kutkutin. Lalong susugat. Tapos na po yung ano, na-biopsy na rin po at saka ano. And the result is? Cancer daw po. Anong daw? So hindi ka niniwala? Kasi it's, sabi ko po sa doctor, it's too tiny. The one maybe, but not this time. Alright. Kasi yung word na daw, kita nyo, basang-basa ko, di ba? Sige ma'am, mamaya ayusin ko yun. Kasi medyo may kukorek lang ako sa the way you think. Mamaya, sir, muna. Sa, hindi, pari. Ayusin ko. Huwag mo takot yung mamaya umalis yan. Sino ba? Ay, nanay! Nay, si nanay! Nay, ilang taon nanay? Ano po? Bago po. Nay, ilang taon ilang na buka? Ilang taon? 75 po. 75? Bingo! Sulit na! Passing ko rin. Okay, anong case? Anong sakit mo na? Na-opera po ako sa recto, malapit sa recto. Inalis po ang bubol. Pero, diretso po ako. Naka-colostomy bag ka? Tapos na po, naipasok ko. Uy, congratulations. Ah, pinasok yung colostomy bag? Yung opo. Hindi! Tinanggal po yun. Pinasok! Ah, magaling ka na, pinasok siya po. Tinanggal na po. Naikabit na ulit, ay dugtong, praise be to God. Okay. Tumaan po ako sa radio o kulon. Saan lugar yan? Dito po sa... Tumaan ako. Sige. Tapos? Ngayon po ay... Kailan po kayo nagkaroon? 2010. Survivor na kayo? 9 years. Oo, thank you. May bumalik ba? Nabuo? Problema ko lang po. Ang laging kabag. Ah, may ubo. Kabag daw. Yung pagdumi ko minsan, sunod-sunod. Pero ever since, ma'am, meron kayong yearly na papapacheck? Opo. Okay, good. And negative naman? Praise be to God. Wala ma'am, survivor ka na. Kabag lang nilapit niya sa akin. Oo, kabag. Meron naman kami dyan, aside de Manzanilla. Aside. 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 Okay. Diabetes. Ah, diabetic. Okay, sige. Sige, yo. So mamaya sa labas kayo, lalabasin ko. Sige ma'am, upo na po kayo. Yeah. Sa labas, lalabasin ko po kayo tungkol sa mga may cancer dyan na. Mamaya. Magandang umaga po. Ako po si Lito Samson, taga General Santos, 51 years old. Ako po ay nagkaroon ng colorectal cancer stage 4 po. Sa katunayan po, ako po ay undergo na dapat sa operation sa bladder ko dahil nga nagkaroon ng pag-ihi ko na sumasabay dun sa rectum ko na may lumalabas din. Pero sa awa ng Panginoon, at ako'y nagtitiwala talaga na may kagalingan talaga sa pagsunod talaga sa lifestyle, pagbago sa lifestyle. Ito, sa awa ng Panginoon, ay ako'y naging negative na. Naging resulta po sa tulong ng product ng Synergia at pagsunod sa protocol nila, binibigay nila sa akin. Disiplina. Yun po, yun lang yun. Tuloy-tuloy lang yung pag-inom ko. So after 45 days, nagpa-check ako ulit sa nagpa-laboratory test ako. So yun naman, ang naging resulta ay naging negative po. So nagpapasalamat po ako ng marami sa Panginoon. Tiwala lang po. So kagaya ko na may mga
cancer na gaya ko na may cancer na stage 4 nga. So wala, wag ho kayong mawala ng pag-asa dahil may pag-asa pa po tayong kagaling. Basta magtiwala sa Panginoon. Unang-una talaga sa Panginoon. At tapos sumunod sa ipinapayo ni Dr. Atoy kung ano yung protocol na dapat sundin. Sumunod po tayo at baguhin talaga ang lifestyle. Yun, talagang makamit natin ang kagalingan. So yun lang po, maraming salamat po. Canada? Yes, Canada. Okay, lilista ko. Wala akong ballpen pa. Meron to. Lagi akong alert ko dyan. O yan, iba-ibang kulay pa yan. Namili ka ng okay, color. Okay. November 6. November 6. Hi, Doc Atoy. Uh-huh. I suffer from stage 4 endometriosis, adenomyosis, ovarian cyst, and of course, infertility. Uh-huh. I had a laparoscopic surgery last 2015. Pinag-aaral kasi ng nanay mo, nagbulak-bul ka rin. Marami nagkakagusto. Alam niyo, kung ito ko. Wag na! Sige, wag na. Alam naman nila, hindi ako nakagraduate. Kaklase ko siya. Paulit-ulit. Magka-batch kami. Ganun na talaga. Dapat doktor din siya. Minamaster ko kasi kaya kita nyo, hindi ko mabasa ng... Minamaster ko yun. Ganun talaga, di ba? Laparoscopic. Laparoscopic. Laparoscopic surgery last 2015 to take out my ovarian cyst and some endometriosis. Tama, di ba? Okay. Harap ka dun. Ayan. This year, I had an MRI or CT scan that showed that the cysts are fast growing bigger. So may growth. Malinaw ha, may growth. Sige, analyze natin para matuto kayo. The CA125 reading is 2,541. So positive, tumor marker po yun. CA125 is tumor marker. Okay. And they are ruling out stage 4 ovarian cancer. Ruling out? Yes, okay. Ruling out. I have another appointment this Monday, November 5, at the Cancer Center. Hindi, ngayon dun sa kanila. Okay. Oh, kasi tumira ako. Canada ba yan? Yes, tumira ako. Ah, ahit tayo dyan? Oo naman. Sa araw lang. Pero sa technology, taon. Taon tayo delay dyan. So November 5, at the Cancer Center to tell me exactly what I have. Okay. Me and my family are not into chemotherapy and would really like to do holistic approach. Praise God. It is okay to do total hysterectomy and to do the program. I would like to seek advice which course of action should I take. I am looking forward to your reply. I believe that God is my healer and savior. Amen. God bless and looking forward to your reply. Okay. Walang binanggit ilang taon siya. Wala. Pero babae siya. Babae naman. No? Kasi napaka... May ovarian. Alam ko po. Napaka-importante po ng age. Kasi kung ang edad nito ay nasa 40 mahigit na, isa lang ang sasabihin ko. No cause for surgical procedure anymore. Kasi nasa menopausal stage na yun. Mm-hmm. Pero kung medyo maaga-aga, bata-bata pa, kailangan. Okay lang po na ipatanggal, yun yung pong tinatawag na TABSO. Total Abdominal Bilateral Hysterectomy Operation, that's TABSO. Ano po yun? Operasyon, surgical procedure, tatanggalin lahat. Kanyang reproductive area, no? Huh? Pag natanggal po iyon, huwag lang magpakimo. Kasi yung chemo can damage good cells and other organs. Mm-hmm. Ang mahalaga, wala na yung bukol. Kasi matutunaw din ba ang bukol naturally, Doc? Yes. Yun nga lang, it will take time. Kasi yung iba nagmamadali, ba't gano'n? Tatlong buwan na, hindi pa rin lumilit bukol ko. Taon mo pinalaki yan, gusto mo tatlong buwan, tunaw. Tsado ka naman yata. Oh, yun yung mga, pagka hindi nyo alam to, syempre, di ba? Ba't gano'n, nagkagamot naman ako, laki-laki pa. Pinalaki mo na si laki ng pakuan eh. Anyway, ma'am, I'll make you a program. Basta ang pinaka-basic is the discipline. Hindi ka dapat kakain ng mga inflammatory foods. And I'll write down all those inflammatory food that you need to avoid. Kasi there are times na hindi naman growth ang nangyayari. Mm-hmm. Ano? Inflammation. So pagka yung pinasitiskan mo or ultrasound man lang, maliit ngayon,
hindi mo alam na kumakain ka ng inflammatory foods. So, ang tendency, magkakaroon ng inflammation. So, when you check the ultrasound, uy, lumaki. Akala tuloy namin, growth. Not knowingly, inflammation lang. So, malaki ang difference ng growth sa inflamed. Naku nyo, ha? So, kung ikaw ay hindi kakain ng inflammatory foods, makikita mo, uy, hindi lumalaki. So, malinaw. Hindi siya malinaw. Walang growth, eh. Tama? Yes. Eh, paano? Paano kung na-inflamed lang na misinterpret as growth? So, automatic tatawagin malignant. Naintindihan nyo? Yes. Kaya, mas mahalaga na may disiplina at alam mo kung ano yung bawal. Right? Yes. So, yun yung layunin ng health forum. Okay? So, ma'am, I'll make you a program. Bibigyan kita ng guidelines. Ang program ko for cancer. Cancer po. Cancer and bukol is more 4.5 months. Yun yung initial program ni Dr. 4.5 months. Kailangan. So 4.5 months, mawala yung cancer. Dahil kung hindi. Ikaw ang mawawala. Baka so dahil kung hindi. Walang ganun. Siyempre may option yan eh. Kailangan may mawala talaga. Oo, na basta kung hindi yung cancer mawala, ikaw, ito. Kailangan natin. Hindi ako tatablan yan. Okay. So yun ma'am, madali lang po yan. Okay? Sige, I'll make you a program. Mamaya, kung ano man ang pangalan niya. Mamaya po, I'll make your program at isa-send namin through your messenger. Pakiabangan, ha? Okay. Okay. Question number 2. Punta po tayo sa London. London Bridge is falling out. Ay, by the way, may nakalimutan ako. Ali po. Ang cause of her problem is hormonal imbalance. Napansin niyo, may infertility rin siya. Hindi sila makabuo. Infertility? Oh, kasi nga po, may hormonal imbalance. Okay. Ayan yung endometriosis na yan. Pagkapal po yan ng endometrial lining. Ayan yung hindi mo ma-pronounce. Endometriosis. Sabi mo nga. Endometriosis. 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 Tapos may mga cyst din siya. Adenomyosis. Mag-uumpisa na ang kanyang myoma. Meron din siyang ovarian cyst. So all of these are, ang root cause ay hormonal imbalance. Okay? Okay. Mamaya, ituro natin. Paano i-correct yan? Yung hormonal imbalance. Name, sis. Yung sis. Okay. Yung alam mawawala kaya. Anong leeg? Yung buko lang. At hindi ganun ang pagkakasunod-sunod ha. Minsan nauuna yung bukol sa breast, tapos sa ovary, tapos sa leeg. Minsan mauuna naman sa leeg, tapos sa ovary, tapos sa breast. Okay, bakit? Iisa lang ang root cause nun, hormonal imbalance. So kahit ipa-opera mo, hindi na correct ang hormones, tutubuan pa rin kayo ng bukol. Naintindihan nyo? Kaya yung babae, natanggalan na ng matres, natanggalan na ng tutoy, pag uwi sa bahay nila, lalaki na siya. Aba! Wala nang matres. Wala na ring tutoy. Wala nang silbi. Kaya ang tawag sa kanya, ng asawa niya, pre. Pre. Timpla mo akong kape, pre. Kaya huwag kayong magpapa-opera. Okay, sino rito may mga bukol? Okay, anong bukol dito? Hubad. Hubag. Sino may hubag? Okay, dalawa kasi yung solusyon niyan. Sa ospital, ooperahin yan. Pero ngayon, sa ibibigay ko sa inyong guidelines, discipline, matutunaw yan. Okay? So, asan yung mga may hubag? Dumami na, oh. Ano ako sa inyo? Opera o tunaw?
May dalang kandila? Palakpakan tayo para energy pa. Halata rin pala sa TV yung pawis. Hindi ako tinatablan kasi ng pulbos eh. Ito yung puti ko eh. Kunin, may vitamin C ka nga sa akin. Hindi ako nag... Ayaw mo ba? Nag-joke? Hindi joke yun. Totoo yun. Meron kang dalawang pirasong gano'n. Hindi, isang bote, anak. Isang bote. Palakpakan natin. Alam nyo, hanga ako sa kanya. She's only 8, 7. She's only 9 years old, pero interesado siya makinig. Actually, naiintindihan. May natutunan ka ba, anak? May natutunan ka ba? Ba't kayo nag-German kasi? Ano naman, wala, wala siya. Sige. Pero alagaan nyo ha, chubby na siya. Overweight na siya. Anak. Anak mo siya. Anak mo. Medyo chubby ha. Palakihin mo pa. Hindi porque chubby, healthy. Tama? Pag hindi naagapan yan, chubaboy. Pag hindi pa naagapan, chupuputamos. Sige, kaya lumulubog ang lupa natin eh. Ang chemotherapy at radiotherapy, ang trabaho niyan, pinapatay ang cancer cells. Eh yung pinagmulan, bakit ka nabuhayan ng cancer cells? Natanggal ba? Kaya pala, ang pasyenteng may cancer, kahit ipa-opera nyo, nagpa-chemo, nagpa-radiation, bumabalik lang ulit ang sakit na cancer. Kaya meron kaming terminology na recurrence, remission, relapse. Kasi nandun pa rin yung ugat. Ang dialysis, pinabababa niya lang ang bilang ng creatinine sa loob ng katawan ng pasyente. Dok, ano po yung creatinine? Laso na nakahalo sa dugo. Eh yung dahilan ba tumataas ang krea ng pasyente? Sira o mahina na ang kidney ng pasyente? Marirepair ba ng dialysis yung mahinang kidney? E di habang buhay pala rin yan. Yung insulin, pinabababa niya lang ang bilang ng glucose sa katawan ng pasyente. E yung dahilan ba tumataas ang sugar ng pasyente? Sira o mahina ang kanyang pancreas? Marirepair ba ng insulin yung pancreas? E di habang buhay din pala pag yan ang ginawa natin. So mga kaibigan, ito po ang alam na ninyong lahat. Correct? Napakatagal nyo na pong ginagamot ng inyong mga sakit. Ano trabaho ng doktor? Guy, sino ang gagawa? Sarili. Ano ang dapat nyong gawin sa puno? Tanggalin ang ugat. Pag natanggal ang ugat, kamusta puno? Patay. Kamusta pasyente? Napaka walang yan. Handahin sumigaw patay. Ang haba ng seminar, no? Nung patapos na, ay patay din. Ba't pa kayo umatend? Hoy, mga bruha. Ugat ito ng sakit. Hindi ng pasyente, anong patay? Makinig nga kayo, ako muna. Pag natanggal ang ugat, yung puno patay. Yung pasyente? Ay, salamat sa Diyos. May sakit pa o wala na? Pag wala ka ng sakit, kailangan mo pa bang bumili o uminom ng gamot? Pag hindi ka lang bumibili at uminom ng gamot, anong tawag sa'yo? Gumali. So, totoong pwedeng gumali. Ladies and gentlemen, napakatagal nyo nang ginagamot ng sakit nyo. And this is now God's perfect time for you to dig deeper. Don't just get rid of your diseases. We go to the root cause and get rid of it so diseases will never come back again. Doc, ano ang pinag-ugatan ng mga sakit namin? May mahina kayong organs sa loob ng inyong katawan, sanhi kung bakit bumagsak ang inyong immune system.
For your information, ang immune system ang kaisa-isang doktor na nilikha ng Diyos at inilagay sa loob ng katawan ng tao. Kung buhay ang doktor mo sa loob, walang sakit na pwedeng kumapit. Bakit? Poproteksyonan ka niya. Ang problema, wala kang doktor sa loob ng katawan mo, kaya may sakit ka na. E paano nanghina yung doktor namin? Dahil may mga organs na hindi na nagtatrabaho ng ayos. Bakit nanghina yung organs namin, Dok? Di ba inamin nyo na kanina na may mga mali kayong nagawa sa buhay nyo dati? Agree or disagree? Topic natin to kanina. Ang English nito, wrong lifestyles. At para patunayan ko na medyo mali ang lifestyles ninyo, imbis na marami kayong naiinom na tubig araw-araw, ang hilig nyo sa masasarap na inumin. Totoo o hindi? Maraming pamilya rito hindi pa rin makakain ng walang soft drinks. Hindi makapagmeryenda ng walang masarap na inumin. Lahat ng nanay at tatay, lolo at lola, kasama kang nakikinig sa iyong tahanan. Heart to heart talk tayo, one on one lang. Nanay, tatay, lolo at lola, hindi ho ba kayo nahihiya? Sa loob ng tahanan nyo, kayo na po ang matatanda. At bilang matatanda, ay dapat nagsisilbing magandang halimbawa sa mga bata. Aba naman, kayong matatanda pa pala nangungunang gumagawa ng mali. Hindi kayo nahihiya? Tapos umiiyak po kayo pag nagkakasakit ang inyong mga anak? Umiiyak kayo pag may sakit ang apo nyo? Anong iniiyak-iyak nyo? Nagbunga na mga panlalason nyo. Sorry po ha, I know my words are hurting, but this is reality for God's sake. Tayo, yung mga kaidaran ko, pinagpala tayo, nakapaglaro tayo sa kalsada noon. Patintero, tumbang preso, taguan, agawan base, tama, piko, Chinese garter. Correct? Pero yung mga anak at apo nyo ngayon, sa loob ng tahanan yung de-aircon, radiation ng gadget at cellphone ng kaharap ilang oras, araw-araw. Kapatid, titigan mo ko sa mata, may sasabihin ako sa'yo, you are killing your own kids. Ang gadgets at telepono, cellphone, pwede yan sa 12-year-old pataas. Bakit? Malakas na immune system nila to fight against radiation. Wala na akong kausap. Sa pool, ang mga mapagmahal na magulang. Ano? Oh, ito. All those seniors here can attest to this. Di ho ba dati ang bata ibinibilad sa arawan? Naalala niyo yung panahon na yon? Ako, binilad ako ng nanay ko 5 araw. Nakalibutan niya akong balikan. Akala niya daing ako. Kaya ako nangitim. Ne, bakit binibilad ang bata? Para tumibay ang buto, lumakas ang resistensya at baga. Tama. That was before, my friends. Bakit po kayo yung anak at apo nyo tanghali na tulog pa rin sa loob ng kwartong de aircon? So kayo mismo ang pumapatay sa sarili nyong mga anak. Ha? Hoy. Tapos pag may namatay kang anak, iiyak-iyak ka sa ospital, ang lakas mo pang sumigaw? Bakit siya pa? Eh nasa likod ako, sabi ko, eh yan yung nilason mo eh. Alam nga naman yung iba mamatay. Taas ang kamay ng mga ulirang magulang. Wala, nanahurot, nanahurot. Tama ba nahurot na ubos? Nakadali rin ang isa. Diba? Mga nanay, tatay, ang tunay na pagmamahal, may kasamang disiplina. Hindi ibinibigay lahat ng gusto nila. Ha? Kamusta na yung mga mapagmahal magulang dito? Malinaw na ha? Sige. Mga wrong lifestyles natin
Nakaranas tayo ng escalator at elevator. Second floor lang, ayaw mo pang maghagdan. Tama? Ang tawag natin dyan sa Tagalog, catamaran. Correct? Nakaranas kayo ng tricycle, padjack, tri-bike, kabilang kanto ka lang pupunta para may bilhin. Dapat ba talaga nakaupo pa? Ang tawag ulit namin dyan sa Tagalog, catamaran. At yung catamaran, hinanap ko sa English dictionary, nakita ko, laziness. At yung laziness, chinek ko sa Word of God, nakasulat din, one of the seven deadliest sin. Matinding kasalanan pala ang katamaran. Tas nakikita ko may suot-suot kayong t-shirt, nakasulat, hindi bali ng tamad, hindi naman pagod. Puro kayo katarantaduhan. So mga kaibigan, biblically, yung mga mali nating nagawa dati sa buhay natin, nakasulat sa Bible, one word, four letters, kasalanan. At di nan Panginoon ang magbibigay ng kapatawaran? Kaya totoo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang? So ano ang gagawin mo? Palakasin nating muli ang organ. Correct? Siyempre, tatanungin mo, paano lalakas ang organ namin, Dok, para magawa namin? Iga-guide kita. Nakuha nyo? Suwak na suwak yung turo? So, ano ang kailangan ng organs mo para lumakas sila? Kailangan ba nila ng nutrisyon? Or kailangan talaga nila ng lason? Ano sagot nyo lahat? Check. E bakit puro lason na gamot ang araw-araw nyong iniinom ngayon? My God, it doesn't really make sense, ha? Huh? Huy. Nakuha nyo? Dito, patutunayan ko sa inyo, dito nasira ang science. Ha? Huh? Pinipilit ng science na matalino pa siya sa Diyos. Come on, guys. It will never happen. All our lives will come to pass, but the Word of God will remain. Manaintindihan nyo? Ang masaklap, psst, ikaw. One-on-one lang tayo ha, ikaw. Ikaw kasi, mas believe na believe ka sa nilikha ng science, kaya ang tinatangkilik mo, likha ng siyensya. Kesa tangkilikin ang likha ng Diyos. May tanong sa iyo si Lord. Mamaya mo na sagutin pag uwi mo. Where is your faith, my dear children? Bakit pag nutrisyon ang ibinibigay namin sa inyo, ang dami niyong takot, ang dami niyong tanong, ang dami niyong duda? Nung ang ibinigay sa inyo ay kemikal, wala kayong takot, wala kayong tanong, wala kayong duda. Malinaw, ang paniniwala mo nasa siyensya kesa sa nilikha ng Diyos. Tapos, yung mga may cancer, pinapakimo nyo pa? Oh my God, how can they recover? Sabi ni Chris Aquino. Kaya nga siya nabuhaya ng cancer cells. Marami siyang organ na mahina, bagsak yung immune system. Kung buhay ang immune system, hindi naman mabubuhay ang cancer cells eh. Tapos, lalasunin nyo ang cancer cells, eh dinalason din yung mga mahihinang organ. Kaya pala, walang namatay sa sakit na cancer. Anong ikinamatay nila? Komplikasyon. Sa sobrang dami ng lason, bumigay ang puso. Organ yun, di ba? Ang cause of death, cardiac arrest, hindi cancer. Sa sobrang dami ng lason, bumigay ang baga. Ang cause of death, respiratory arrest, hindi cancer. Sa sobrang lakas ng lason,
bumigay ang kidney. Organ yun, di ba? Ang cause of death, kidney failure, hindi cancer. Kasi wala nga kayong makikitang death certificate na ang ikinamatay, cancer eh. Kasi hindi ho kayang pumatay ni cancer. Ang paborito lang gawin ni cancer sa loob ng katawan nyo, kumain ng kumain ng kumain sa loob. Ang masaklap naman sa inyo, pinapakain, pinapakain, pinapakain nyo sila. At ang paborito nilang pagkain, alam nyo ba kung ano? Chocolates. Number 2, sweets. Number 3, dairy. At yung walong malansa na binabanggit ko. Ano yung walong malansa? Patis, bagoong, alamang, pusit, hipon, alimasag, alimango, alipunga. Aba, malansa yun. Natikman nyo na ba? Alimasag, alimango, talangka. At ang pinakamalansa sa lahat, manok. At syempre, itlog. Saan ba galing ang manok? Sa itlog. Saan galing ang itlog? Ay di parehas malansa yan. Pero itlog ni Mister, pwede. Hindi naman malansa yan. Maalat yan. Doon sa isang probinsya, may lumapit sa akin. Sabi niya, Doc, yun sa mister ko, hindi maalat. Tinanong ko, eh ano, malikabok. Ano yung patatas? Joke lang ho. Pero kung gusto nyo talagang kumain ng itlog at manok, pwede yung native or organic. Okay? Yung native yata sa inyo rito, ang tawag nyo, ano ho? Manok na Bisaya. Sabagay sa amin, manok na Tagalog. Tama, di ba? Taga dito, eh, di Bisaya. Taga dun sa amin, Tagalog. Okay. So, tapusin ko na. Basang-basa na ako ng pawis. Ano gusto mo sa katawan mo para makarecover ang organ mo? Simula ngayon. Nutrition pa ba o lason? Soburay natin to. Eh, Doc, saan kami kukuha ng nutrition? Ladies and gentlemen, to formally close and conclude Health Forum today with Doc Atoy, tatapusin ko po sa salita pa rin ng Diyos. Saan tayo kukuha ng nutrition? Revelations 22 verse 2 at saka po Ezekiel chapter 47 verse 12. O ayan ha, salita ng Panginoon yan. Huwag nating piliting baliin. Ano ang sinabi ng Panginoon? Listen. Tinanim ko ang mga halaman at puno upang ang mga dahon at bunga nito ang magsisilbing kagalingan ng lahat ng uri ng karamdaman ng buong nasyon. Sino po ang nagsalita nito? Ha? Ang Panginoon. At guys, ang pangako ni Lord, healing. Hindi lang basta lunas. Hindi relief, hindi remedy, hindi control, hindi therapeutic. The Lord promises healing. Kaya pala, walang commercial na kayang gumamit ng salita na yan. Hindi nyo napansin? Hindi niya magamit? Bakit? Kay Lord lang galing yan. Ngayon, tanungin natin, Lord, paano namin maa-achieve ang healing? Basahin natin yung buong kabuuan. Dapat daw galing sa mga bunga at dahon ng mga nilikha niyang puno at halaman. Wala namang nabanggit na chemical, di ba? Kaya pala, nung panahon ng mga ninuno natin, humaba ng gusto mga buhay nila. Tumanda sila na walang mga karamdaman. Correct? Kasi walang chemical pa nung araw. Nung nauso ang chemical, umiksi ang buhay ng tao.
Eh, Doc, bakit nauso ang mga chemical? Dahil di naman po sa inyo. Ako, Doc? Oo, ikaw. Kapatid, one-on-one lang tayo. Ikaw, ang gusto mo kasi, pag may nararamdaman kang hindi maganda, may iinumin ka lang, okay ka na. Hindi yan ang gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, pag may naramdaman kang hindi maganda sa iyong katawan, pag-aralan mo bakit nangyari sa iyo yun. Kung may mali kang nagawa sa buhay mo dati, huwag mo nang uulitin, ha? Anong gusto mo? Iinom ka lang bukas, okay ka na. Tapos gawa ka ulit ng mali. Aba, nawiwile. Malinaw? So, ladies and gentlemen, ipasok natin sa science. Bakit? Hanga kayo sa science eh. Bakit binanggit ng Panginoon na ang kagalingan dapat magmula sa bunga at dahon? Tingnan nyo. Yun bang mga dahon at bunga galing sa puno at halaman na nilikha ng Diyos? Ang laman ba nila ay nutrisyon o lason? Ang talino talaga ng Diyos. Diba? Nutrisyon ang kailangan ng ating organ para manumbalik ang kanilang lakas? Tama? Kaso nga lang, aminin mo na kapatid, oh. Tatapos na naman si Doc. Ikaw at ang sambahayan mo, araw-araw, marami kayong naipapasok na puro lason. Totoo? Kokonti ang nutrisyon. Ngayong graduate ka na ng Health Forum with Doc Atoy, hinahamon na kita at china-challenge kita. Kaya mo ba na simula ngayon, ikaw naman ang maging mabuting ehemplo sa tahanan mo? Kaya? Na simula ngayon, mas marami ka namang ipapasok na nutrisyon? Babawasan nyo na ang lason? Totoo? O, sa ting... Ang bait ko, sabi ko, bawas. Hindi zero lason. Bawas lang. Ngayon, hindi mo kailangan graduate ng high school para maintindihan tong logiko na to. Tingin sa board. Kung simula ngayon, mas marami ang nutrisyon at bawas ang lason, pwede bang makarecover ang mahina mong organ? Pag nakarecover ang mahina mong organ, they can function properly na. Pag nagtrabaho na sila ng maayos, may sakit ka pa. Pag wala ka ng sakit, kailangan mo pa bang bumili o uminom ng gamot? Pag hindi ka na bumibili at umiinom ng gamot, ano tawag sa'yo? Gumaling. Di ba totoo ang pangako ng Diyos na pwede kang gumaling? So ladies and gentlemen, that's the completeness of my presentation. Sa narinig, nakita at nasubaybayan nyo ngayon, yung totoo, galing sa heart na sagot mo. Yan na lang ang bayad sa akin. Galing sa heart. Pwede bang gumaling o hindi? Pwede. Pero wala pong magic. Hindi pwedeng may iinumin ka lang, iintayin mo. Ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan. Malapit na, malapit na. Walang magic. May proseso. Meron? May disiplina. May tamang pagsunod. May pagbabago. At higit sa lahat, pagbabalik loob sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. So ladies and gentlemen, may natutunan? Yes. Naging blessing ba ako sa buhay niyo? Yes. Gusto niyo ho ba akong bumalik dito? Yes. Gusto ko kayang bumalik. Kita niyo, tawa lang din sagot niya. Hanggat papupuntahin ho ako ng Panginoon at hindi ho tayo pwedeng tumanggi sa pagmimisyon. Naway nakatulong po kahit papano ang aming itinuro. At wala na hong tatayo para hindi magulo. Kasi tama po, may free consultation. Pero kung 1,000 ho kayo at sabay-sabay tayong tatayo, magulo po ito. So, nilagyan po namin ng sistema. Ipapaliwanag po ng aking assistant kung paano yung sistema para hindi tayo magulo. Ilan po yung may cancer? Taas ang kamay. Okay. Yung mga may cancer, ipagpe-pray ko po kayo. Na gumaling agad. Ano ba naman itong... Itong mga... So, ayos. Nakakatawa yung reaction nila.
So ayusin po ng assistant ko yung inyong sistema, ha? Ako naman, oh, maghahanap ako ng mabibilan ng mapapalta ng panty shield. Babalik ako pagkatapos yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. God bless, stay healthy, and to God be. Okay, Boss Vic. Picture daw. Ay, oo. Walang tatayo. Tatayo ako sa gitna. Papapicture ako kasama kayo. Okay lang? At dyan tayo. Sige, kasi po, pinopost po namin, kung saan kami nakakapunta, pinopost po namin yung malaking poster sa EDSA. Nakalagay doon, eto ang mga pasaway ng Cebu. Tara, walang hagdan dito. Walang hagdan. Yan. Kita ka sa camera. Ah, dito. Paganyan ba, Brad? Yan. Para hindi kita maharang, ma'am. Yan. Okay, tapos number one po tayong lahat. Ang ibig sabihin po ng number one, to God be the glory. Kaya makikita niyo po yung mga pictures ko namin. Lagi kaming naka-number one. Yan. Direct camera yan. Okay, maraming salamat po. Okay, so ito na po yung ating pinakahihintay para sa consultation. Pero wag po muna kayong tatayo dahil meron po kaming ipapaliwanag na ipi-play sa video. Ito po yung mga nutritional guidelines na dapat nyong kunin. Okay, pero bago po i-play yan, ipaliliwanag ko lang din, pauuna ko na po sa inyo, yung mga severe cases or special, yung po yung mga ibang program na hindi po kukuha ng guidelines. Kami po ni Doc ang magbibigay sa inyo at kayo po yung may iwan. Alright? Kagaya po ng mga any kind of cancer. Okay, ito po yun. Ito po yung mga may iwan, nakakausapin.